Good morning po muli sa lahat ng ating mga kapatiran. Good morning once again to our brothers and sisters in their own houses. I would like also to welcome our brothers and sisters living probably from other countries, from Nigeria. I know very well that Pastor had a lot of friends there in Nigeria. Good morning. Here in the Philippines, it's morning time. I'm not really sure what time is it right now in your place, but nonetheless, good morning and welcome again in our online service this day. Before we start, meron lang pinababati si Pastor. We would like also to greet, of course, ang ating kapatiran. His birthday will be on August 27. Good, happy birthday, Tony Pacandado Jr. Palakan natin ating pag-support niya. Praise the Lord God. And then I would like also to greet Engineer Aika Milyabe. Okay, and of course, Gloria, Mrs. Gloria Abrehan Milyabe. I think this is the mother of Rev. And Engineer Aika is also the sister probably of Brother Rev. Good morning po ulit muli sa inyo lahat. Sa ating mga kapatiran from different places, from Laguna kay Brother Raymond, kay Sister Presi sa Pasig, our brothers and sisters sa Isla, our brothers and sisters in Taytay, in Kainta, in Angono, in Binangonan. Welcome again, once again, in our online service. Let us come, let's gather all together once again and to worship our Lord again at this time. Kusama-sama tayo. I still remember in God's Word that God is so delighted when He sees His people come together and worship Him. And God does not, He is everywhere. He's not only here, but He's also there in your houses. Actually, He lives within us. So when we worship our Lord, let us offer Him our praises. It was said in Psalms chapter 100, verse 4, let us all enter into His gates with thanksgiving in our hearts and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Praise you, Lord God. Maraming salamat. Let us worship the Lord because of what He did for the whole week for all of us. And let's worship the Lord also, for He had prepared the whole week for all of us, this coming week for all of us. Maraming salamat. We praise you, Lord God, once again for this day. Once again, Ikaw ang mataas at madakila. To You be the glory and honor, Lord God. This is our prayer, Lord God, in Jesus' name. Amen. Amen. Yes, Lord, amen.
You are worthy. You are worthy.
I rejoice in Him.
weapon formed against me, yes, shall ever prosper. The greater one lives inside of me. His name is Jesus. I'm born a winner, more than victorious. I'm an heir of his kingdom, filled with the Holy Ghost. Oh, 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 shall ever prosper. The greater one lives inside of me. His name, his name is Jesus. I'm born a winner, more than victorious. I'm an heir of his kingdom, filled with the Holy Ghost. I rejoice in him. I rejoice. I rejoice in him, more than a conqueror. I rejoice in him. I rejoice in him. I rejoice in him, more than a conqueror. Thank you.
Thank you.
Advocate, Lord God, will be set up to us. And we praise you, Holy Spirit, Lord God, at this time. Holy Spirit of God, we praise you. Holy Spirit of God, we praise you, Lord God, for working in our lives, Lord God, for teaching us God's Word. We praise you, Lord God, for opening our eyes, our ears, Lord God, our hearts and our minds, Lord God. As we empty ourselves, Lord God, as we empty ourselves, Lord God, we praise you, Lord God, for filling us with your words, Lord God. Your words, Lord God, shall light, Lord God, our path. Hallelujah. It will direct us, Lord God. Holy Spirit of God, we praise you. We thank you, Lord God, for your wondrous words, Lord God. Yes, Lord. Thank you, Lord God, for reminding us, Lord God. Yes, Lord. Not only teaching us, Lord God. Not only teaching us, Lord God, but reminding us, Lord God. Reminding us, Lord God, of your word. Of God's word in our lives. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagpapaalala sa amin. Sa inyong pagtuturo sa amin, yes, Lord God. Lord. We submit ourselves, Lord God, to you, Lord. Just like, Panginoon, tulad ni Maria, Panginoon. We sit at your feet, Lord God. Comfortably, we sit at your feet, Lord God. At nagagalak po ang bawat espiritu namin, Panginoon, na marinig ang inyong salita. Our spirit, Lord God, is so overwhelmed of your wondrous works right now, Lord God. Send us your word, Lord God. Send us your word, Lord God. Send us your word, Lord God. One word from you, Lord God, will change our lives forever, Lord God. You who began good works in our lives, Lord God, shall continue, Lord God. It will continue, Lord God.
It will continue, Lord God. No need to fear. Good works, Lord God. Good yes, works, Lord. Lord God. Good works, Lord God. We will never be the same, Lord God. We yes. will never be the same, Lord God. We will be different, Lord God. Just like Job, Lord God, Panginoon, sinabi mo kay Satanas, Lord God, you told Satan, Lord God, he is my son. Just like also Moses, Lord God, and all of the people, Lord God, that you use in the Bible, Lord God. We believe, Lord God, that you are proud of us, Lord God. You are proud of us, Lord God, of what we will become after this day, Lord God. After this day, Lord God, you are proud of us, Lord God, of what we will become. Today is another day, Lord God. Today is a present, Lord God. Today is different, Lord God, from yesterday, Lord God. The reason why we call it, Lord God, present day, Lord God, is because it's a gift coming from you, Lord God. We praise you, we thank you, Lord God, for your word, Lord God, that you're going to give us, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa Rhema word, Panginoon. Amen. Thank you, Lord God, for your Rhema word, Lord God. We praise you, we thank you, Lord God. We praise you, we thank you, Lord God. Once again, Lord God. Hallelujah. Salamat, Lord God, Panginoon. We praise you and we thank you, Lord God, for moving in the lives of our brothers and sisters in different houses. Yes, Lord. Our brothers and sisters from different countries. Yes, Lord. We welcome, Lord God, each one of us, Lord God. We welcome each one of them, Lord God, in this online service, Lord God. And we praise you, Lord God, for giving us the means and the ways, Lord God, to have this online workout. That we may continue, Lord God, to hear from you. Worship you, Lord God. And hear from you, Lord God. And hear from you, Lord God. And hear from you, Lord God. Amen. Maraming maraming salamat, Lord God. We praise and we thank you, Lord God. For your love, Lord God. For your mighty work, Lord God. And all of these things we pray, Lord God, in Jesus' name. At ang anak na ng ang anak ng Diyos, at sabi na, Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga po muli sa bawat isa sa inyo-inyo pong mga tahanan sa bawat lugar. Good morning po. Morning. Oh, good morning din Pastor. Good morning po. Good morning Pastor. Amen. Hallelujah. 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 Bago po tayo magpatuloy, nais ko po muling i-welcome din no ang mga ngayon po ay naka tune in sa atin. Welcome po, Eunice Quiñones. Good morning po. Sir Joby Carion. Aleluya, ang taong ginamit ng Diyos, kaya po ako ay nakakilala sa Panginoon. Magandang umaga sa iyo, Sir Joby Carion. Sister Jem Anorico. Marife Kapagalan, Bagual. Morning po. Sister Rosing Hara. So, si taga-Pasig po siya. Si Brother Wally Nebres. From where siya? Somewhere in UK or where, no? Sister Sheila Abila. Ito pong ating binati kanina ng ating music leader, si Sister Gloria Abrihan Milyabe, ang aking pong balae. Siya po ang ating bagong ano ngayon ng The Life Giving, yung top fan, no? Welcome na rin at good morning from Davao, dun po sa aking balae roon, si Balaeng Florence, Austria. Hallelujah. Si Engineer Bacus Sharon. No? Welcome po. At ganoon na rin kay Engineer Milyabe. Ano na nga pangalan ni ano? Si Aika. Si Aika. Hello, Aika Engineer. Praise the Lord. Sister Judy Payo. Isa sa aking bagong friend. No? Magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. Kay Sir, ang atin pong manggagawa no diyan po sa lugar ng Teresa, si Brother David Joshua Gutlay. Magandang umaga sa iyo, kapatid. Hallelujah. Alam naming mahirap ang iyong kalagayan. Ngunit tayo po ay mga manggagawa ng Diyos. Sabi nga tayo'y sundalo. Amen. Hallelujah. Hindi sumusuko. Praise be the name of Jesus. Welcome, Sister Maribik Catherine. Amen. Hallelujah. Si Sister Jem, Sister Elizabeth Aquino Bernardo, magandang
umaga po. So hindi ko na pa mababati lahat, no? Welcome, welcome, welcome. Magandang, magandang, magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. So kung ako po ay aalis muna dito sa aking tawag dito, watch party, kailangan ko pong gamitin ang aking Biblia. Praise be the name of Jesus. Hallelujah. Oh, glory to God. Minsan pa po, tayo po ay nasa gawain ng pagpupuri sa Lord. Kanina po ipinuri natin ating Panginoon sa magitan po ng awitin. Amen. Awiting naglalaman ng napakahalagang mga mensahe. Alam niyo po, mga kapwa ko, mananampalataya, lalo na po doon sa mga awit, naglilid ng worship song sa kani-kanilang mga churches, napakakayo po ay naghahayag actually ng salita ng Diyos, true songs. Kaya napakahalaga po ang bawat lyrics nito, tunay na naiintindihan niyo po na ito po ay naka-inline sa Word of God. Hallelujah! Ang salita po ng Diyos ay ibinigay sa atin, sa ating consciousness, para pa tayo, para po tayo ay makakilos ayon dun sa salita ng Diyos. Kaya po napakahalaga po nito. Gusto po ng Diyos na malubog tayo. Mabalot tayo ng Word of God hanggang tayo po ay lumalakad na ng tunay doon sa dikta, kalooban, at gusto at sinasabi ng salita ng Diyos. Mahalaga po iyon, mga magulang ko at kapatid. Last Sunday po, natouch po natin yun pong sinabi sa 2 Peter. Pwede po bang samahan niyo muli ako doon? 2 Peter Chapter 1. 2 Peter chapter 1. Kung babasahin po natin ang verse 2, ang sabi po doon, grace and peace be multiplied unto you. Hallelujah! Grace and peace be multiplied unto you. The word multiply means to increase. Amen. Increase, to multiply, to increase. Ibig sabihin ng biyaya at pagpapala. The word peace there is meaning complete peace. Kapayapaan mula sa problema, kapayapaan mula sa sakit karamdaman, kapayapaan mula sa nagtotorment sa iyong isipan, that grace and peace can multiply to you. How? Through the knowledge. That the word knowledge there is epignosis. Ibig sabihin, exact knowledge. Exact. Kung titingnan po natin yon, makikita po natin, through the knowledge. Sa akin pong Bible, meron pong Greek word na nagsasabing ito po ay epignosis. Ibig sabihin, precise and correct knowledge. Sa pamamagitan po ng precise and correct knowledge, hindi tsambahan. Pwede pala yon. Through the knowledge, through the epignosis of God and of Jesus our Lord. So kung tayo po pala yung tunay na makakakilala sa Diyos, sa magitan po ng mga kapahayagan ng salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos kapag ito'y naipahayag, ito po'y nagiging rema sa ating mga puso, naiintindihan natin, nai-reveal ng Diyos ang kanyang salita. At dahil doon, sa magitan ng banal na Espiritu Santo, mauunawaan mo ang kanyang salita. And because of that, yung trust, yung tiwala, yung pananalig, yung pananampalataya mo sa salita ng Diyos ay mag-i-increase. And because of that, lalago po ang iyong grace and peace. Tulad ng ginawa po ni Paul, minsan nung siya po malapit na nga, nung siya po ay nag-iikot na at hinaharap na niya ang lahat ng dapat niyang harapin, nasa mga huling punto na siya ng kanyang pangangaral bilang lingkod ng Diyos. Sabi niya sa Acts chapter 20 verse 32, sabi niya sa mga mananampalataya,
sa lugar na kanyang iiwan? Ipinili niya po ito. Ang sabi niya sa kanilang kongregasyon, Acts chapter 20 verse 32, "And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace," you see, "and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified." Mga magulang ko at kapatid, kung ikay tumanggap at nalig sa Panginoong Hesukristo, you are in Christ, ikaw po'y kasama doon sa lahat na sinasabi ng Bible na you are sanctified. Sa magitan po ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo, ngunit ang sabi nga, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, sa Diyos ay tinatagubilin ko kayo, at sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ng salita ng Diyos ng biyaya at pagpapala, ito'y makapagpapatatag sa iyo. Kayo po na nang lulupaypay, nanghihina, meron po akong magandang balita sa inyo. Wala pong dahilan. Yes, wala. Walang dahilan para malupaypay. Ang topic po natin ngayon ay overcoming fear and anxiety. Sa ating pong kalagayan sa mundo ngayon, does God protect us in the day and hour we live in? Kaya pa ba ng Diyos? Can God protect us in this day? Na kung saan there are troubles and problems all around the world. And my answer is yes. Ang sabi nga po ng 2 Peter chapter 1, verse 2, "Grace and peace can multiply." It will multiply. Lalago ito. Mag-i-increase na mag-i-increase. Hallelujah. Come on. Increase, 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 increase. Every minute. As you learn, as you study, as you receive a precise knowledge from the Word of God patungkol sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ni Paul, iniiwan ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita ng pagpapala kasi patatatagin kayo nito. Kahapon po ay may kausap po ako from Cavite sa Messenger. At masayang umiiyak po siya sa galak kasi unang-una hindi naman talaga kami magkakilala. Dahil lang po sa kanya po nga, minsan daw ay hindi niya maunawa kung paano nag-pop up ba ang tawag doon sa kanyang FB or kung saan, kung sa Messenger, nakita niya ang atin pong kakaturuan, no? So ito po'y kanyang pinanood. Sabi niya, wow! Simula noon, hanggang ngayon, siya po ay tumututok. At may mga senior sa aking mga problema na dahil daw sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, at dahil alam niyang kasama niya ang Diyos, na pagtatagumpayan po niya. Amen. Siya po ay kausap ko kagabi ng aking puso ay masigla dahil siya po ay mas may edad sa akin, pero mo para magamit tayo. Amen? Nasabihin po ako sa inyo sa lahat na nakikinig ngayon. Ang Kristiyano po, pag sinabi kong Kristiyano, mga tumanggap na sa Panginoong Hesukristo, if you are not yet born again, don't worry, bago po matapos ang gawain ito, you will. Amen. Amen. You will accept Jesus as your Lord, Savior, and Master of your life. Not the pastor. You will not accept the pastor nor the church na pangalan ng church, but you will accept Jesus. Kaya hold on. Huwag kang bibitaw. Huwag kang aalis. And I want you to listen and listen carefully. Amen. Listen carefully. The reason, listen carefully. Kaya po maraming mananampalataya mga tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Gumaganon po ako dahil dalawa po yung camera, no?
na minsan iginugupo ng sakit. Minsan, na-overcome ng fear, ng anxiety. You know why? Tanungin mo ako, Pastor, bakit? Bakit? Isa pa, bakit? Bakit? O, sasabihin ko, nagtanong kayo. Okay, dahil po sa kakulangan mong paalalahanan lagi ang sarili mo tungkol sa kung sino ka ayon sa sinabi ng salita ng Diyos. Uulitin ko. This is very important. This is very important. Dahil sa kasimplihan niya, hindi mo napapansin. Amen? Kaya marami pong mananampalataya, all this will revolutionize your life. Your life will never be the same again. If you understand this truth that I am talking about, hallelujah, it is because of your lack, okay? O kakulangan mo sa pagpapaalala sa iyong sarili tungkol sa kung sino ka ayon sa sinabi ng salita ng Diyos. Remember, minsan nasabi ko po sa inyo, ang Biblia, amen? Ito po ay parang album ng mga picture na pag binuksan mo, makikita mo, ikaw yon. Ang salita po ng Diyos ay parang salamin. Pag ikay tumingin sa salamin, kanina pag-gising mo, nung tumingin ka sa salamin, nag-toothbrush ka, nag-ayos ka, naligo ka, pagharap mo sa salamin, sino nakita mo? Si Pastor ba? Hindi. Sino nakita mo? Sarili mo. Amen? Amen. Sinabi nito, nakita mo kung sino ka. Ang iyong anyo. Ang salita po ng Diyos, kapag ito yung binasa, pinapakita nito kung sino ka talaga. You are not a loser. You are more than conqueror. Amen? Amen. Through Christ which, amen? Amen? Strengthened you. Now, papasok po tayo. Sa inyo inyong mga tahanan, tanggapin niyo po ang kapangyarihan ng buhay at banal na salita ng Diyos. I want you to open your Bible with me again. If you will, Philippians. Oh, glory to God. Huwag niyong kalimutan, sinabi po natin kanina. Medyo kulang sa buka itong paan ng ating... Okay lang. Mag-hop. Andali lang po, ha. Okay na. Yun. Hindi na mabuhay. You see, kita niyo po, pag hindi nakaayos ang stand. Amen? Kaya sabi ng Epeso, stand your ground. Hallelujah. Ano sabi ko? Philippians. Tama ba? Ano sabi ko? Chapter? Hala pa. Excuse me. Philippians. Chapter 4. What is our topic for today? Overcoming fear and anxiety. Why? Because you can. Amen. Bye-bye, goodbye to fear. Bye-bye, goodbye to anxiety. Hallelujah. Open your Bible. In Philippians chapter 4, verse 6, my Bible says, King James Version, be careful for nothing. What is be careful? Basahin ko na po. Okay, siguro basahin nyo muna, please. Sino ang may amplified? Meron ata tayo dito. May amplified? Wow, praise the Lord. Sir, pakilagay mo na rin sa amplified dito. Philippians chapter 4, verse 6. Listen carefully. Philippians 4, 6. Do not be anxious about anything. Do not be anxious or worried about Pastor, baka naman hindi kasama yung financial. About anything. Praise the Lord. Remember. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita for us to act. Amen?
And if you get a hold of the Word of God, keep saying it, kapatid. Don't stop talking it. Keep saying it. Don't stop talking it. Wow. Mapupunta ka rin sa pinag-aralan natin minsan that you can frame your world. Hallelujah. Pakituloy ang basa, sister. Pakisimulan mo sa umpisa muli. Do not be anxious or worried about anything, but in everything, every circumstance and situation, by prayer and petition, with thanksgiving, continue to make your specific request known to God. Marami pong salitang mahalaga doon. Isa na rin ang specific request. Sir, nakita mo na ba? Pwede ba natin? Pwede ko bang mabasa? Wag. Sige. Alisin mo na lang doon. Ako na ang pupunta sa aking Amplified Philippians chapter 4 verse 6. Do not fret or have any anxiety about anything. Pag sinabi ng salita ng Diyos, do not, meaning you can. Amen? Kaya mo. Isa po sa pinaalala ko sa inyo kanina, marami pong bumabagsak talaga. Actually, yung iba nga, tulog na eh. Nasa umuwi na ng langit na hindi naman pinapauwi pa eh. Kaya lang, bumigay ng katawan eh. Sa kakulangang paalalahanan ang kanyang sarili, kung ano siya ayon sa sinabi ng Diyos. Tulad ng sabi ng salita ng Diyos, be careful for nothing. Ibig sabihin, kung inaatake ka ng pag-aalala, sabihin mo sa sarili mo, come on! Come on, self! Ako sinasabi ko po sa sarili ko, sa aking katawan, come on! My body comply to the Word of God. Function according to the Word of God. Do not let your circumstances, do not let your feelings, do not let media, do not let the words ng mga salita ng tao na magpatakbo ng buhay mo. Only the Word of God, amen, ang dapat maglakaran mo sa buhay mo. The Bible says, if you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. If you seek first the kingdom, meaning the way God doing things. Kung uunahin mo, gagawin. The way God doing things. Wow! All these things. What are those things? Yung mga sinabi po sa Matthew chapter 6, pataas ng verse 33. Pabalik na. Preceding verses. All these things shall be added unto you. It will be annexed to you. Added to you. Ang mga iniiyak ng marami para lang nila makamit, hindi mo to iiyak. Ito ay kusang nakakonekta sa iyo. Come on. Hallelujah. Be careful for nothing. Kaibigan, kapatid. Be careful for nothing. Be careful for nothing. Do not fret or have any anxiety about anything. Kung sinabi ng salita ng Diyos about anything, don't make an excuse. Tama ba yung aking pagkaka? Huwag kang gagawa ng dahilan para bigyang katwiran ang iyong pag-aalala. Alam mo kung bakit sinabi ng Diyos ito? Dahil po sa masamang epekto ng takot, fear, amen, sa sinumang tao. Kaya sabi ng Diyos, do not. Kasi hindi po ito makatutulong sa'yo. Alam ng Diyos kung sino ka. Alam na siya ang may gawa sa tao. Amen? Sabi niya, now let us make man according to our image and according to our likeness. God knows you. At bilang nilalang ng Diyos, alam ng Diyos ang masama at makabubuti sa atin. Ang sabi niya, do not fret. Therefore, paalalahanan mo sarili mo kung inaatake ng anxiety or pag-aalala. Sabi mo sa iyong sarili, no. You have God in you. Tulad po nung friend ko po sa Cavite nga, siya po ay nasa 60 plus na. Kausap ko kahapon,
Sabi niya, Pastor, pinapaalala, kaya po siya lumakas na stroke siya. 2017, sabi niya sa akin, Pastor, patay na lahat, ang kalahati ng katawan. Wala po, Pastor. Hindi ko yung maikilos. Pero pinaalala ko po lagi sa aking sarili, kasama ko ang Diyos. Amen! Kaya kung ikaw aatikihin ng anuman, paalalahanan mo sarili mo. So, hindi ka dapat mag-alala. I tell you, church, you are now listening to the Word of God. God is talking to you. It is not an accident na nakikinig ka ngayon. Kayo po na mga bago kong kaibigan. Na naging produkto po ng mga online na gawaing ito. Kayo mismo yung papapatunayan nyo how effective the Word of God is sa inyo-inyo pong mga buhay. Napakahalaga't makapangyarihan sa inyo. Napatunayan nyo po yan. At ngayon po, sa magitan ng salita ng Diyos, pinalalakas niya tayo't binibigyan ng epignosis. Exact and precise knowledge. So that your grace, so that the grace and peace of God be multiplied unto you. Or increase unto you. Kapag ang grace and peace ng Diyos ang nag-multiply sa'yo, you can overcome. Amen? Overcome fear and anxiety. Why? Tingnan nyo ang Acts chapter 19, verse 20. In the city of Ephesus, according, ito pong background nun, in the city of Ephesus, the word of God grew and prevailed. That was in the city of Ephesus. Ang salita daw ng Diyos ay, 20 verse 19 yon. Ang 19 verse 20 ng Acts. Ang salita ng Diyos daw ay dumami. Amen? At dahil ito ay lumago, dumami, the word prevail. Amen? So, hallelujah! Oh, grabe. Grabe. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. You are now listening to the Word of God. And the Word of God is quick and powerful. It is sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and a discerner of thoughts and intents of the heart. The Word of God is quick. It is alive. It is powerful. That's the logo pa lang, ha? Pumapasok ito sa kaibuturan ng iyong puso. Kapag daw ang salita ng Diyos, it grew mightily. Kapag ito daw ay lumago, dumami, the Word of God will prevail. It is not the problem. Come on! Hindi kakulangan ng pera ang iyong talagang ang problema mo. It is masyado mong pinupuno ang sarili mo ng pag-aalala, ng pagkatakot. Hindi pa dumarating ngayon sa linggo, pinoproblema na. Kapatid, ba't hindi mo punuin ang sarili mo ng salita ng Diyos? At kapag sinabi ng Diyos, nangyayari. Kapag sinabi niya, pero kailangan mo itong panaligan, may hasabi na ako sa iyo. At hindi ko alam kung ilan ang hindi ito tatanggapin. Pero kapatid, paano kung tama ako? Kalabisan ba na may alam ako na hindi alam ng mga kakilala mo dati na sikat na mas pinapakinggan mo? Hindi po kalabisan yon. Hallelujah. Kapatid, ang salita ng Diyos, ay makapangyarihan. Gusto ko malaman mo, na ang Diyos ay merong hindi kayang gawin. Hindi niya kayang, hindi sa hindi gagawin, ha? Hindi kaya. Iba yung hindi niya gagawin. Itong sinasabi ko sa iyo, now listen carefully. Fasten your seatbelt. Makamahulog ka sa upuan mo. And this is true. Hindi kayang gawin ng Diyos ang magsinungaling. Papakita ko sa iyo kung bakit. Remember, the Word of God is powerful. Pag sinabi ng Diyos, mangyayari. Pero kailangan mo itong panaligan. Okay. Nung sabi ng Diyos kay Abraham, ikaw ay ama ng maraming bansa.
siya ay si Abram. Ibig sabihin, the exalted one or assumed father. Baog si Sarah. Eh, 100 years old na. Ganon din si Abraham. Hindi baog si Abraham? May anak nga siya eh. Courtesy of, of Sarah's miracle. Kaya huwag tayong mag-intervene sa gawain ng Diyos, no? Sa gusto ng Diyos. Kasi pinangako na, sinabi na ng Diyos sa kanya eh, magiging amak eh. No? Sinabi na noon pa. Eh, nainip pa tayo ito. Total, ano, siguro, ito na ang style ng Diyos. Kaya sipingan mo yung aking katulong, sabi ni Sarah. No, ayun, nagdala ng sakit ng ulo sa kanya. Huwag po nating pangungunahan, pero hindi po yung aking topic. Okay, balik tayo. Baog si Sarah, si Abraham ay matanda na rin, at the age of 100 na rin. May sabihin, ang sabi ng Bible, hindi na rin, wala na rin ganong kataas na porsyento kung pag-uusapan na yung physical nilang katauhan o pangangatawan, at ang talagang siya ay talagang ipinanganak na exalted father, assumed father eh. Yun siya. Mahalaga po ang pangalan. Kung nakita mo, pangalan mo ipalpak, pwede mo namang isaayos yon. Kasi every time natatawagin ka sa pangalan mo na may masamang meaning, you answer to that name. Sa Bible, tinan mo, ang daming binago ng Panginoong pangalan. Hanggang New Testament, binago ng Panginoon. Si Jacob eh. Sabi niya, nakipag-wrestle siya sa angel of God, no? No? Nakipag-wrestle siya, sabi niya, bless me! I cannot bless you! Why? What is your name? Jacob, you see, that's the reason I cannot bless you. Pero simula ngayon, ikaw si Israel. That's the reason. Doon lang siya na-bless. Kasi every time na mag-a-answer ka sa pangalan mong, alam mong masama ang meaning, kayo po mga magulang, don't just give name kasi sikat. Yung iba, ito kinukuha pa sa mga pangalan ng mga demonyo eh. Hindi nga. Mahalaga po ang, kasi every time you call that person, sumasagot siya sa meaning ng kanyang pangalan. No? Si Abram, hindi siya talaga pwedeng magkaanak kay Sarah sa kanilang kombinasyon. Dahil si Sarah noon ay Sarai. Pero ang sabi ng Diyos, ikaw ay ginawa na kitang ama ng maraming bansa. Ang tanong, totoo ba yung ang tanong, yung pang oras na yon, ginawa na siya ng ama ng maraming bansa? Totoo ba? Hindi. Kasi hindi naman, wala pang anak si, wala. At saka ang pagkakaalam ng mga tao, siya si Abraham. Pero sabi ng Diyos, you are now Abraham. Bakit hindi kaya ng Diyos magsinungaling? Sapagkat pag sinabi niya, nangyayari. Amen? Hindi pa Abraham si Abram noon. Pero sabi ng Diyos, you are Abraham, so naging Abraham siya. Hindi totoo yon na may anak si Abraham, pero sinabi ng Diyos, ikaw ay ama ng maraming bansa. Kahit hindi totoo yon, nangyayari. Amen? Kaya kung sabi ng katawan mo, ikay may sakit, pero ang sabi ng salita, ikay magaling na, yun ang totoo, sapagkat ang Diyos ay hindi kayang magsinungaling. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah! Oh! Glory to Jesus. When you learn from God, revelation from the Lord, your grace and peace from God will multiply unto you. Amen! Hallelujah! No anxiety, no fear can overcome you. Why? Because the Word of God says, do not fret, amen, or have any anxiety about anything. But, ibig sabihin, ito dapat i-apply mo. Ibig sabihin, ikaw yun. Nakikita mo, but in every circumstance and in everything, by prayer. By what? By prayer. Again, by what? By prayer. The problem is, ano ang tingin mo, ano ang prayer? Yung pumalaga, ano ang prayer sa'yo? Is prayer is complaining? But by prayer and petition. What is petition? Petition is not just asking. You know what is the word petition? Kayo, mga nagtuturo sa school. What is petition? Petition is not asking. Not only asking, what is petition? You are petitioning for something dahil meron kang basihan. Tama? Amen.
Ano ang basehan? Ang word. Amen! You are praying the word. Come on! By prayer and petition. Petition is not complaining. Kung sinabi mong, okay, padala natin tong ating sulat sa isa-isang sangay ng bawat gobyerno. This is our petition. Why are you petitioning that? Tapos nakalagay sa kanan, halimbawa, yung basihan mo kung bakit mo ito pinip. Amen? Bakit mo ito pinipetition? May basihan ka. So by prayer and petition, prayer is not complaining. Prayer is communing with God now with petition. Ibig sabihin, you know the word according to the problem, according to the needs, then you are praying the word of God. Saying to God. Kaya nga sabi, kaya may sinabi ang Diyos so that we can boldly say, the Lord is my helper. I shall not want. Kaya may sinabi ang Diyos ay hindi para i-quote mo lang uli. Kaya may sinabi ang Diyos para you can boldly say, you can petition. Nakuha mo? Palapakan natin ang Lord. Come on! Hallelujah! God said, you can never be lost. You cannot lose. That's the exact word. You cannot lose. No. You do not lose. You do not lose. Hindi normal sa buhay mo yan bilang anak ng Diyos. Do not fret or have any anxiety about anything. But in every circumstance and in everything, by prayer and petition. What is that? Prayer and petition? Definite request. Ang sabi po ng King James, ito po, be careful for nothing. Asan si brother, Kuya Jomel? Sabi ko sa kanya minsan, ganito, sabi niya, Pastor, ako rin ganyan eh. Hindi ko na sinasabing, yung parang nare-review ko ako pag sinasabi kong, ingat ha? Sabi niya, ako din pastor eh. Alam mo, dapat? You know you are blessed. Hindi po kaya bangan yun. You are blessed. You are helped. You are already helped. And because of lack of knowledge, my people are perishing. Hosea 4:6. Okay. Ang sabi po ng Panginoong Jesus mismo during His earthly ministry, pagbaba ng banal na Espiritu Santo, which is your helper. Bumaba na ba siya? Amen. Nasa iyo na ba? Amen. You already help. You already have the help in you. Don't ask for help. Do not ask for help. Do not ask for help. You are already helped. Acknowledge. Amen. The helper in you. Paalalahan mo, I have. Oh, hallelujah. Okay. Just for the record. Okay. Okay. Open your Bible to Romans 8:11. Okay. Hallelujah. Okay, sabi ng isa, parang mamatay ata ako sa aking nararamdaman. Nalalambot ako, nahihilo ako, hindi ko maikilo sa aking mga katawan. Masakit ang aking balakang. Ang dami sinasabi. Okay, tanongin mo siya, are you a Christian? Yes. Okay. Are you a born again? Yes. Do you receive Jesus as your Lord and Savior of Master of your life? Yes. Now say this to yourself or say this to them. Romans 8:11. But if the Spirit of Him, the Spirit of God that raised Jesus from the dead dwell in you. Do you have the Holy Spirit in you? Yes! So, if the Holy Spirit na siyang nagbuhay sa Panginoong Jesucristo, yung sinabing God raised Jesus from the dead by His power, that is the Holy Spirit. It is the Holy Spirit that raised Jesus from the dead. It is the Holy Spirit that raised Jesus from the dead. Dwell in you. Okay? He, the Holy Spirit that raised up Christ from the dead, shall also quicken, make alive. Amen! Quicken, make alive. The word quicken there, sir, pakipindot mo. Greek word number 2227. Yan. So,
supo iyo. Tinay, ano meaning? To produce bigat or very living, to cause to live, make alive, give life. Balik natin. Hey, pastor, ang pinag-uusapan dyan, pagdating sa langit eh. Saan sa langit, wala kang mortal body. Ano ka meron? Glorified body. If the Spirit, if the Holy Spirit that raised Jesus from the dead reside in you or dwell in you, He, the Holy Spirit that raised Christ from the dead, shall also quicken, make alive, give life to your what? To your ano? Glorified body? Mortal body! You are now in your mortal body. Hallelujah! Are you a Christian? Yes. May masakit sa iyo? Oh, yes, yes. But you have the Holy Spirit. Yes, yes, yes. You have the Holy Spirit. So if the Spirit of Him that is raised Jesus but that is in you, that Holy Spirit will vitalize, make alive your mortal body. Acknowledge the Holy Spirit that is in you. Oh, glory to Jesus. That Holy Spirit that dwelt in you. Kaya nga tanong minsan ni Paul, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit, and He resides in you? How glory to Jesus. My dear brothers and sisters, look for the Word of God na sinabi ng Diyos, kung sino ka at ano ka, lakaran mo ito. Balik po tayo sa Philippians chapter 4. Ay, only 20 minutes pa lang ako. Amen. 20 minutes pa lang. Mga 11 ako tumayo rito eh. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. Have no fear. Do not fret or have any anxiety about anything. About anything. Pag sinabi ng Word of God about anything, do not have anxiety about anything. Tuldo. Pastor, wala na kaming kakainin sa isang linggo. Well, as you confess, subukan mong baguhin ang confession mo. Confess according to the Word of God. Confess according to the Word of God. Ganun po kasimple yun. Just get out from poverty. Just get out from... Do not let what you feel and what you experience to dictate your life. But acknowledge the Word of God, walk in it. I tell you, church, if you stick to the Word, you will come back with a testimony. Matindi po nung matutunan ko yan. You will come back with a testimony. No, balik na. But, ang sabi, paano daw magagawa yun? Yung do not fret? Or have anxiety about anything and in every circumstance and in everything by prayer and petition. Ano ibig sabihin nun? By definite request. Your prayer is definite request. With thanksgiving, continue to make your wants. Continue to make your wants known to God. Now, ganito po yan. Anong ginagawa ng iba? Yun nga, Pastor, sabi nyo, iparating ko daw sa Panginoon. Ang pinararating ng marami ay yung problema. Panginoon, ano na to? Wala na kaming ganito. Hindi yun ang wants mo. Ang sabi ng Panginoon, ano ba ang gusto mo? Yun ang sabihin mo. Hindi yun, huwag kang umangal, hindi yung problema. Sa tingin ng iba kasi, sa bigat ng kanilang problema at sa dami ng kanilang iyak, eh baka maawa ang Diyos at kumilos. No. Okay, merong may sakit. Ano ang gusto mo? Panginoon, baka pumamatay siya yung mga kamagana, yung mga gandong maiiwan. No, no, that's not what you want. Don't mention that. Amen? Amen! Lord, according to your word, amen? By the stripes, amen? At the Lord Jesus Christ, we were healed. I give you praise, Father, and I give you glory. Na ang sakit na ito, hindi magdudulot ng kamatayan, ngunit sa magitan ng banal na Espiritu Santo, ang kanyang katawan ay marerevive. Amen?
That's what you want. That's what you are going to say. Amen. You see, my people are perishing because of lack of knowledge. By that, you can overcome fear and anxiety. 1 Peter 5:7. Anong sabi doon? Casting all your cares upon Him. Why? For He cared for you. Naalala ko po at baka dito na po ako magtapos muna. Alam ko pong busog ka na. Just apply the word. Naalala ko po si Martha. At si? Pag sinabing Martha, sino ang kagad pumapasok din sa isip mo? Sino? Si Martha and? Mary! Kasi sila ay? Magkapatid. Sino ba isa nilang kapatid? Si Lazarus. Isang araw po, yung may makikita mo sa Luke chapter 10, isang araw po, Panginoong Jesus ay napadako sa kanilang lugar at siya naman ay malugod na tinanggap ni Martha at ni Mary sa kanilang tahanan. Tama ba ako? Verse 38. Now it came to pass, as they went, that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. But Martha was cumbered. Okay? Anong sabi niya sa sister? What is cumbered? Ibig sabihin, verse 40. But Martha was very busy and distracted. Ayun! Was very busy and distracted. Actually, punong-puno ng alalahanin. Okay. But Martha was cumbered by much serving and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. Sa unang tingin, hindi mo agad mapapansin ang naging problema rito, ang inireveal ng Panginoong Jesucristo. Sa unang tingin, parang makikita mo na yung lang oras na yon na si Mary ay, dahil dumating ang Panginoong, busy-busy siya, so abalang-abala siya. Hindi lang talaga salitang abalang-abala kundi yung, ang term dyan, kundi yung talagang natataranta. At sabi niya, Panginoon, di ka ba, okay lang ba sa iyo na ako, busy-busy? Si Mary, walang ginagawa? Alam mo bang hindi sinagawa? Pwede po ba sabihan mo siya? Sabihan mo siya, sabihan mo siya? Sabi niya, natulungan ako? Sabihan mo siya, natulungan ako? Alam mo, sa biyaya ng Banal na Espiritu Santo, nakita ko po ito na hindi ito ang talagang problema lang na ayaw siyang, na hindi siya tulungan ni Mary. Dahil sa sagot po sa verse 41, pakitaas mo sir, and Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art, pakibasa sa iyo. Ang sabi, ginamit na King James, careful. Verse 41. But the Lord replied to her, Martha, Martha, you are worried and bothered and anxious about so many things. Hindi sinabing, Martha, Martha, masyado kang busy sa paghahanda para sa akin. Ito ang sabi niya, Martha, Martha, you are? Troubled about many things. Ang ganda ng sabi siya. Pakibasa ulit, sister. Martha, Martha, you are worried and bothered and anxious about so many things. So many things, hindi sa paghahanda. Alam mo, nakita ko po dito na bago pa dumating ang Panginoong Jesucristo, marami nang alalahanin si Martha. Tama? Dahil hindi sinabing masyado kang bothered and anxious, no? Nag-aalala about sa paghahanda, no? Sabi ng Panginoon, about many things. Nakita ng Panginoon ang problema ni Martha. By the gift.
of the Spirit ng discerning and the word of actually word of wisdom and word of knowledge by the gift of the word of knowledge and the word of wisdom, no, according sa Corinto, kita ng Panginoon, Martha, masyado kang ano, masyado kang maraming, hindi siya pinipintasan, ano, pero nakita ng Panginoon na siyang kita ng Lord sa iyo, maaring you are troubled, you are anxious, masyado kang nag-aalala sa maraming bagay. Kita mo yung oras na yun, hindi man lang naitago ni Mary yung kanyang alalahanin at hindi niya man lang, kasi nandun ang Panginoon, sana pinalagpas na niya muna yung kanyang, kasi meron na silang ano eh, meron ng tampo, galit, hinanakit sa manalaw, marahil na, sa, dahil maraming inaalala itong si Martha, kaya yung mga pagkakataon na yun, nakita na naman niya si Mary, walang ginagawa oh. Sabihin mo nga sa kanya, natulungan ako, hindi sinagot ng Panginoon yon. Hindi sinagot ng Panginoon yung, to, yung request ni Martha na yun, sapagkat hindi yun ang kailangan ni Martha. Mali! Binigay ng Panginoon, isinalamin sa kanya, sinabi ng Panginoon kung ano talagang nangyayari sa kanya. Sabi niya, Martha, Martha, pakibasa, verse 41. Martha, Martha, you are worried and bothered and anxious about so many things. But only one thing is necessary. For Mary has chosen the good part, that which is to her advantage, which will not be taken away from her. You see, pero ang ginawa ni Mary, nakikinig siya. Ginamit ng Panginoon ang pagkakataong yon para tulungan si Martha sa pamamagitan ng tamang revelation. Ang ginawa ni Mary ay hindi maaalis sa kanya. Tama ang ginawa niya. Magkaroon ka ng time, ng oras, na maupo. Ibig sabihin, magkaroon ng time at oras na mag-submit sa salita ng Diyos. Kaibigan kapatid, kung ngayon ay kasama ka ng iyong asawa, nakikinig, at parang hindi ganoon kaseryoso sa iyo ang pagkakagawa ng Diyos sa araw na ito na makarating sa tahanan mo mismo in the comfort of your home ang salita niya. Maring baliwala sa iyo. Ang Panginoon ay hindi naman nagagalit sa iyo eh, pero sinasabihan ka niya. Hindi mo na kailangan bumiyahe ngayon. Hindi mo kailangan gumastos. Pero sa kapangyarihan ng Diyos, nakararating sa iyo ngayong tahanan ng kanyang salita, the best way to respond is to listen to the word of God faithfully. And I tell you, hindi ito mawawala sa iyo. Hindi ito mawawala sa iyo. Kaya nais kong i-confess mo ito ngayon. Confess this. Walang masama, walang mali kung magsasubmit tayo sa Lord. Ang pastor na kaharap mo ngayon ay hindi mo nakaharap na isang aksidente. Hindi ako nahihiyang sabihin sa iyo at matapang kung sasabihin sa iyo. Ipinadala ko ng Diyos para magamit sa iyo sa araw na ito. Huwag mo na ikahiya. Bigkasin mong confession na ito. You can close your eyes. Come on, maupo ka kaibigan. Sa tabi ng iyong asawa, kasama ng iyong pamilya. Give time. Huwag mong ikaya sapagkat hindi ka ikakahiya ng Diyos. Close your eyes and say this. Help me, mga kapatid. Confess this. This is not a prayer, but this is a confession. Acknowledging God. Sabihin mo, my mind is renewed. My mind is renewed. By the word. To think the right thoughts and speak the right words. That transform my life and circumstances. The structure and administration of my life are perfected in line with God's perfect will for me. And I dwell in health, peace, and abundance every day. In Jesus' name. Amen. Hallelujah! Harapan natin ating Panginoon.
Oh, glory to Jesus. Alam ko may nangyari sa'yo as you confess that. Pastor, ba't English? Para maintindihan naman ang ating mga kaibigang taga-ibang bansa. Ang ano nga nila, no, support sa gawain ng Diyos. Hindi nila naintindihan, pero nagko-comment sila. Why? Because in spirit, we can understand each other. In spirit. Hallelujah. And friend, this is the time for you to give your life to Christ. If you are not yet born again, kung hindi mo pa natatanggap ang Panginoong Jesucristo, nais ko sa kasama ng aking mga kapatiran narito, mga lingkod ng Lord, anyayahan kang tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong buhay. Sabihin mo ang panalangin ito in English ng tao sa iyong puso. Say this prayer from your heart. O Lord God, O Lord God, thank you for this time. Thank you for this time. I believe with all my heart. I believe with all my heart. In Jesus Christ. In Jesus Christ. Son, Son of the living God. Of the living God. I believe He died for me. I believe He died for me. And God, God raised Him from the dead. Raised Him from the dead. I believe that Jesus is alive today. Is alive today. I confess with my mouth that Jesus Christ is the Lord of my life. Thank you, Lord, that I am now born again. Through Jesus and His name, I have eternal life. I am now a child of God. I now have Christ dwelling in me. Dwelling in and greater is He that is in me than He. Than Satan, than the problem, than the sickness, than the virus that is in the world. I now walk in the consciousness of my new life in Christ Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless all of you. I want everybody to sing with me. Let's declare this one. Let's sing it from our hearts. Let's say that we are going to trade our sorrows. We're going to trade our shame. We're going to trade our sickness. We're going to trade our pain. We're going to trade our poverty. And we lay that down for the joy of the Lord. I'm laying them down for the joy of the Lord. Yeah. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my shame.
yes, Lord, yes. Yes, yes, Lord. I say yes, Lord, yes, yes, Lord, yes. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Sing this verse again. I'm pressing. I'm pressed but not crushed. Persecuted and not abandoned. Shut down. Our hands, dalawa, pagsuko sa Panginoon. Aside from the song, Lord God, aside from the message that you have given to us, Lord God, we are trading, Lord God, everything. We're trading our sorrows, we're trading our pain, we're trading our sicknesses, Lord God, for your joy, Lord God. Mm. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan, ang siyang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. So may inyong lahat ang Panginoon, sumayon yung lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen!